Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikasyam na araw ng pagsisiyan sa ating mahal na ina na may temang birhen ng banal na puso ni Jesus, ulirang lingkod ng puso ni Jesus. Ngayong bisperas ng kapistahan ng ating mahal na ina, sa Ebanghelyo si Jesus ay pumili ng kanyang mga alagad. Tayo rin ay pinili niyang maging kanyang mga alagad. Atin nawang matularan ang halimbawa ni Maria sa kanyang pagiging ulirang lingkod. Ang ating tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Simplicio Lumacad, CSGBP. Tayo magsitayo para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa Manabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Amen.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng mahal na Birhen upang kami lumayas sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo na siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa pangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayo mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Tugon. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino ay hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Tugon. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Tugon. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doon na nanalangin.
Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Cariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybayang dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinaghihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nagsubaybay sa ating live streaming. Nasa 9 na araw na tayo ng ating pagnonobena para sa paghanda ng ating darating na kapistahan. At ang tema po natin ngayon na araw ay Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ulirang Lingkod ng Puso ni Jesus. Mga kapatid, ating isipin na si Birhen Maria ay ang bukod-tanging hinirang ng Panginoong Diyos upang maging ina ng kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao. Kaya very special siya sa tingin ng Panginoon sapagkat bilang ina ng Diyos na nagkatawang tao, si Maria ay itinuturing ding reyna ng sanlibutan. Subalit, sa kabila ng lahat ng dakilang pangyayari sa buhay ni Maria, nanatili pa rin siyang isang mapagpakumbabang. Sabi sa Ebanghelyo, hamak na lingkod ng Panginoon. Atunghaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, yung eksena, yung momento ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At pagnilayan natin ang mga kaganapan na ginawa ni Maria na ina ng Diyos. Una, si Maria ay naglakbay patungo sa tahanan ni Zacarias at Elizabeth, kanyang mga kamag-anak. Tiyak na napakahirap ang paglalakbay na ito, lalo na't si Maria ay buntis kay Jesus. Mga hayop lamang tulad ng asno ang pwedeng magbiyahe. Subalit, lahat ng ito ay tiniis ni Maria. Bakit? Sapagkat puno ng salita ng Diyos na kailangan niyang ibahagi ito sa iba. At ito nga ang ibig sabihin na tinatawag na evangelization o pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. At ang gumagawa ng ganito ay tinatawag na evangelizer o tagapagpahayag. Sa bagay na ito, si Maria ang pangunahing ihimplo o liran ng tagapagpahayag. Tinanggap niya ang salita ng Diyos at ito'y kanyang ibinahagi sa iba. Tayo rin sana ay maging katulad ni Maria. Ikaw ba'y may pagtitiis at marunong ka bang magsakripisyo sa ngalan ng paglilingkod o paggawa ng kabutihan? Kahit alam mo na mahirap, ngunit ginawa mo pa rin dahil gusto kang magmahal sa pamamagitan o sa diwa ng paglilingkod. Itong mga katanungan ay makikita natin sa buhay ni Maria na ang prioridad niya sa buhay ang masunod
ang kalooban ng Diyos dahil sa kabanalan ng kanyang puso, nagawa niya kalimutan ng sarili at unahin ang kabutihan para sa iba. Na maging instrumento tayo ng Diyos sa paglilingkod, sa pagpahayag ng mabuting balita. Na matapos nating marinig ang salita ng Diyos o mensahe ng Diyos mula sa banal na kasulatan o kaya'y matapos maipaliwanag, tayo'y maging masigasig sa pagbabahagi ng mensahe ng Diyos sa ibang tao, sa ating kapamilya, sa kasama ng sa bahay, kaibigan o sino mang makahalubilo natin. Dahil ito rin ang ay uri ng paglilingkod sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sa ebanghelyo na ebanghelyo hinatid ni Maria ang mabuting balita kay Elizabeth at kay Zacarias, sa pagiging available ni Maria sa kanyang pagtatalaga ng kanyang sarili upang mangyari ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ang bunga nito ay naging available din siya sa pagtulong ng kanyang pinsan na si Elizabeth kung saan din buntis, nagdadalang tao. Na ang ibig sabihin na maging katulad din po tayo ni Maria o lirang lingkod ng puso ni Jesus, na buksan ang ating mga puso upang sa pagtatalaga ng sarili na maging instrumento ng pagpapala para sa iba. Kaya diyan sa ating paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa, ating maipakita ang pag-ibig na makapagligtas ng Diyos para sa lahat. Naway magkaroon tayo ng diwa ng mapakumbaba diyan sa ating paglilingkod. Kung tayo'y binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod, dapat isipin natin na naging instrumento lamang tayo ng Diyos at dapat lagi tayong magpasalamat dahil tinawag niya tayo upang makibahagi ng misyon para sa kaligtasan at sa paghahari ng Diyos ng sanlibutan. Pangalawang bagay, si Maria'y idineklarang ina ng Panginoong Diyos. Ito'y sa pamamagitan ni Elizabeth na sa oras na iyon ay puno ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, isang confirmation ito ng mensahe ng Diyos kay Maria na siya'y magsisilang sa anak ng kataas-taasan. Bukod dito, winika ni Elizabeth na si Maria'y pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala din naman ang bunga ng kanyang sinapupunan. At ito ang dahilan kung bakit nating pinarangalan si Maria, sapagkat ang Diyos mismo ang nagparangal sa kanya na maging ina ng bugtong anak ng Diyos. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nangibabaw pa rin ang kababaang loob ng mahal na Birhen dahil alam niya na ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos ng dakilang bagay sa kanyang buhay. Kung tayo minsan pinupuri diyan sa ating paglilingkod, diyan sa ating paggawa ng kabutihan, dapat we have to credit to God and not to ourselves. Dapat ang Diyos ay siyang purihin at huwag ang ating mga sarili. Yan ang dapat ang tunay na paglilingkod at tapat sa Panginoon. Hindi ginagamit ang posisyon sa pangsarili lamang kapakanan. Hindi ginagamit ang paggawa ng kabutihan upang umani ng papuri at parangal ng iba dahil natanggap na natin ang katimpala. Bagkos dapat hindi natin ipaalam kung ano ang ating ginagawa ng kabutihan na dapat sa hilom natin gawin at hindi tayo magpapansin o pagkonuri lamang. Dahil ang Diyos
ay nakakakita sa ating kabutihang ginawa o ginagawa at tayo'y may gantimpala na makamit sa Kanya sa katapusan ng ating buhay. Sa lahat ng ating ginagawa o ginawa na kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa, dapat sa Diyos nakasentro, hindi sa ating sarili. Ang may banal na puso katulad ni Maria, bukal sa Kanya ang gumagawa ng kabutihan sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya si Maria, sinasabi natin sa ating tema ngayon, ay naging uliran siya para sa atin, diyan sa ating paglilingkod. That is why, like Mary, whose heart is sacred, or with a sacred heart of Mary, we can truly serve and love God and others. Pangatlong bagay, pinuri ni Elizabeth ang malalim na pananampalataya ni Maria sa Panginoon. Ito ang isang bagay na kailangan natin sa mga bagay na di natin maunawaan o mahirap tanggapin. Tulad ni Maria, manatili tayong nananalig sa Diyos. Patuloy tayong maglilingkod at gumawa ng kabutihan kahit minsan may hindi nakaunawa sa atin o kahit minsan may magreklamo sa atin dahil hindi na nila namuunawaan kung bakit. Huwag tayong mahinaan ng loob. Ang mahalaga ay ginawa mo ang lahat with honesty at para sa Diyos, hindi para sa sarili. At dapat maging tapat tayo. Dahil marunong Diyos sa lahat at di niya tayo pababayaan ang Kanyang mga lingkod. Nawa tumibay ang ating pananampalataya at sa paglilingkod, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. At sa pamamagitan ng panalangin sa Ekwaristiya at pagnilay-nilay sa salita ng Diyos, ating mapalakas ang ating pagtatalaga ng sarili para sa tapat na paglilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. Kaya, Virgen Maria, na banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat. Birhen ng banal na puso ni Jesus, uli kang lingkod ng puso ni Jesus. Mula sa puso ng iyong anak, ang natatanging tagapamagitan, ipagkamit sa amin ang biyayang nakarapat kung saan kami ay makikiisa sa iyo sa pagbibigay pasalamat sa Kanya. Diyos na makapangyarihan, tunay nga po na mas higit mo kaming kilala kaysa sa pagkakilala namin sa aming sarili. Sa iyong karunungan, may nakalaan kang plano para sa amin. Sa iyong banal na biyaya, kami ay lagi mong ginagabayan. Ginagawa mo ang lahat sa kinabangan ng iyong mga taong minamahal. Binigyan mo kami ng natatanging tagapamagitan at tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo. Binigyan mo kami ng ina na tutulong sa amin sa oras ng pangangailangan sa katauhan ni Maria. Ngayon sa aming pagnonobena, kami ay lumuluhog kay Maria, ang mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, na kami ay ipanalangin kay Jesus na aming kapatid. Sapagkat siya ay malapit kay Jesus at ang naguugnay sa kanila ay pag-ibig. Kami ay nananalig sa Kanya na kami ay ipapanalangin upang makamit namin ang biyayang sundin ang loob mo at mamuhay sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Maria, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng biyayang aming natatanggap at matatanggap sa aming pagnonobena. Nananalangin kami kaisa ni Maria na balang araw ay hihirangin mo kami na karapat-dapat na papurihan ka amang makapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Mahal na ina na banal na puso ni Jesus,
Tulungan mo po kaming maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na pinamalas ng sugatang puso ni Jesus. Tulungan mo po kaming makatugon sa kaniyang pagmamahal tulad sa naging tugon mo sa kaniya upang kamitin namin ang buhay na walang hanggan. Kamitin mo para sa amin mula sa bukal na nabuksan sa kaniyang tagiliran ang grasyang aming kailangan at ang mga ibinigay ng banal na Espiritu. Tulungan mo kaming maisakatuparan ang aming mga hiniling. Maging amin din ang damdamin ng kanyang puso at ang kanyang misyon ay maging misyon din namin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamamagitan para sa sandaigdigan. Ang ating tugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguraduhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, siya na nabubuhay at nagahari magpa kailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, inihiling namin na ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog, ikinalulugod mo kailanman sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Itiniaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw na gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw na lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhin bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay hinihain bilang pagkain ito, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y
dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na esposo si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin na kami yadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyuhin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at inanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na pakabagang naririto ka na. At iniaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Thank you.
Magtayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa aing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Pinahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang kanyang kahari ay patuloy na maisa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarung at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa ilang pasasalamat. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod ngayong gabi. Ang Soko Music Ministry, Altar Server, Ministry of Lectors and Commentator, at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating misa. Ang sponsor po, pasalamatan din po natin ang sponsor, San Juan, headed by Ronnie Blanco, at San Roque, headed by Ray Reyes. Ang misa po natin bukas para sa kapistahan ay 9 a.m. via live streaming. Magsitayo po tayong lahat. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Simplicio Lumakad, si... Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nilingap mo at dinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ang iyong kanang kamay ay ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong inilaang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa iyong pag-alis ang kapayapaan at ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.
Gandang gabi po sa inyo.